Hi, Beshies! So today is February 19, Sunday. At bumisita nga sila mama dito kay Lola. Hindi ko nasimula ng maaga yung vlog, pero pagising ko is nag-live agad ako sa TikTok. Pagkatapos ay pumunta naman ako sa palengke. Nag-request nga yung kapatid ko na magpaluto kay mama ng kare-kare. Kaya pumunta ako sa palengke para bumili ng mga ingredients. Ako na nga pala ang gumastos para dyan sa kare-kare. Treat ko na rin sa family ko bilang malaki naman ang kita ko nitong mga nakaraan sa affiliate marketing. At habang nagluluto si mama ng kare-kare dun kila Sisi, ay ipiprito ko itong mga sobrang talong para maiulam din namin sa pananghalian. At eto na nga, at pinarti-parti na nga ang kare-kare. Etong natira sa kaldero ay sa akin. Pagkatapos magluto ay pumunta na kami kila Lola. Doon kami sama-samang mananghalian. Ayan, at nagkakagulo na naman nga ang pamilya kong maiingay. And ayan naman si Sisi. Late celebration na nga rin pala to ng birthday ni Bok at ng Valentine's Day. Actually, last Sunday pa nga yung birthday ni Tita Bok, diba? Nakita nyo naman sa vlog ko. At eto nga pala si Ate Beng, yung friend ni Tita. Madalas talaga ay kasama siya sa mga family event namin, kaya parang pamilya na rin namin yung si Ate Beng. At eto na nga yung masarap na kare-karing niluto ni Mama. And meron din tayong soft drinks dyan. At eto naman ang beshi nyo. At ayun nga pala si Tita Bok na nagluluto pa ng tokwa. Alas 12 na yan, pero sabi niya hintayin daw namin yung niluluto niya. Kaya hindi muna kami nagsimulang kumain hanggat hindi naluluto itong special na tofu niya. Ayan, at nagigisa na nga siya. Nilagyan pa niya ng black beans at saka niya inilagay yung tokwa. Nilagyan niya rin ng toyo at charan! Ayan na ang spicy tofu na luto ni Tita Bok. At syempre, kainan na. Kaya ayan, more lapangs na ang mga persons. Masaya nga kami kapag umuwi si mama at ipinagluluto niya kami ng ulam. Ang dami kong nakain. At ayan nga, may dala pa si Tita Bok na Red Horse. Nag-inuman lang sila ng konti. At ayan si mami na masayang masaya nakarga ang kanyang baby seed. Madalas namimiss niya yung mga apo niya. Dahil hindi naman siya palagi ang nakakadalaw dito. Kaya pag nandito siya ay talagang nilalaro niya yung mga apo niya. At eto nga, at may pa-ice cream pa si Tito. Mahaba pa ang itinakbo ng araw at sobrang nag-enjoy nga ako kasama ang family ko kaya hindi na ako naka-vlog.